Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinabuyan ng asido, kaya apektado ang paningin ng isang babaeng gwardiya ng isang subdivision sa Las Piñas. Bago ang nahulikam na insidente, may sinita raw siyang hindi niya kilala pero iginiit na residente sa kanilang lugar. Nakaranas din umano ng panghaharas ang mga kapwa niya security volunteer, kabilang ang isang sinaksak sa balikat. Nakatutok si Jun Veneracion. Halatang di mapakali habang may hawak na baso ang lalaking ito sa isang subdivision sa Las Piñas noong March 14. Maya-maya pa. Isinaboy niya ang laman ng baso sa isang volunteer lady guard sa katumakbo palayo. Kita sa reaksyon ng babae ang sakit. Ang isinaboy kasi, asido pala. Kinilala ang biktimang si Sarah Jane San Jose. Lahat di po yung mata ko. Bigla po siyang nag-black out. Hindi po ako masyado makahingi ng maayos kasi parang nasunog po yung sa loob ng ilong ko po. Hindi makakita ngayon ang biktima na nagpapagaling sa ospital. Kwento ni Sarah Jane, bago ang insidente, may nakasagutan siyang lalaki na labas-masok ng kanilang subdivision noong March 13. Sabi po sa kanya, sir, saan po tayo pupunta? Pabalik-balik po kasi tayo. Sabi niya sa akin, sir, pag mo ko kailangan sitahin, taga rito lang ako. Sabi ko, kaya ka nga po namin, sir, sinita kasi hindi ka po namin kakilala. Palay, dyan ako nakatira bago lipat ako dyan, nangungupahan ako dyan. Ah, ganyan po ba, sir? Sige, saan po tayo banda dyan? Nagbanta po yun, sir, na sabi niya sa akin, mag-anday ka, babalikan kita. Hindi raw sigurado si Sarah Jane kung ito rin ang lalaking nagsaboy sa kanya ng asido. Pero patuloy nang nag-iimbestiga ang Las Piñas City Police. Yung mga backtracking operatives naman natin ay nagkakandak na ng CCTV tracing kung saan galing yung gumawa man nito. Alam po, matulungan po ako na makita yung gumawa nito sa akin at mapanagot siya. Dahil ang dami po yung pinerwisyo, hindi lang po ako. Alam ko lang po ang inaasahan ng asawa ko ng na-dialysis, tsaka ng anak kong nag-aaral pa. Dumadaing at nagre-reklamo rin ang mga kasamahang security volunteer ng biktima sa pagbabantay daw sa subdivision. Samut saring harassment ang inaabot nila. Sila raw ang kadalasang napagbabalingan ng mga taong nakikiraan sa subdivision. Kailan naman na mabigyan po ng ustisya yung kasama namin na binuhusan ng asido. Masakit din po yung sabi niyo, sir. Si Maricor nasaksak sa balikat Agosto nung nakarang taon habang naka-roving duty sa subdivision. Sa tinagal ko rito, ayoko po kasi madanas lahat pa nila isa-isa. Okay na yung sa akin, pero yung sa iba, ayoko na mangyari. Gusto ko kasi last na to. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, nakatutok 24 oras.